Hello, good morning. Tawa ko sa sarili ko. Good morning sa lahat. Good morning sa lahat. How are you today? I hope and pray that you are fine. Yes. Did you miss me? I miss you too. Baliw si Sir, kinakausap ang sarili. Okay, today we will be having a pre-recorded video, something so important about the contemporary world. But first of all, I have to commend all of you for passing the preliminaries. And my first instruction for today is so that you can see your grade, so that I can give you your grade for preliminaries, ganito ang gagawin. First is gumawa kayo ng inyong, anong tawag mo doon? Code name. Oh, code name. And yung code name dapat na yon ay dapat limang characters lang. Meaning, mga limang letters lang o mga limang numbers lang. Kaya na po bahala. Basta limang characters lang. Ano? And you will be sending that to me. Okay. Tapos, yung flash ko yan doon sa ating, naka-record ba? Sa ating group chat kung ano po ang grade ninyo. Base po sa code name ninyo para hindi lang makita ng mga kaklase ninyo kung ano po ang grade ninyo for prelims. And the same activity or the same method ang gagawin natin doon sa midterm and also finals. Para malaman naman ninyo kung ano ang status ng inyong grading system and grading process sa ating subject sa contemporary world. Okay? So, anong gagawin? Send to me as soon as possible para mailagay ko na yung grade ninyo. Send to me your code name na may limang characters lang. Huwag masyadong mahaba at huwag po gawing essay yung ating code name kasi baka ako naman mahirapan yan. Okay? Now, for today's activity or for today's lesson, oo nga pala, nag-release na po ako ng top 10 ninyo. Congratulations to the top 10 students. Round of applause. Okay, now, to our top 10 ngayon, congratulations sa inyong lahat. At yung mga hindi po nakasama sa top 10 natin ngayon, sa CCW, ay meron pang midterm, meron pang finals. This is just the start of our grading period. Meron pang dalawang grading period. And ano ang pwedeng maging incentives ng top 10? Ano nga pala ang pwedeng maging incentives ng top 10? Maliban doon sa top 1 na makaka-receive ng 100 pesos worth of load. Oo. I will be siguro later, magpo-post ako sa FB page natin kung sino po ang top 1 ninyo. Later na lang. Okay? Kasi marami pa tayong ginagawa. Sa mga top 10 naman, na nakasama sa top 10, ano kaya ang pwede natin? Kapag nagkita tayo, libre ko kayo sa Infinity. Charot! Ang yaman-yaman po naman. Ano ba ang pwede sa top 10? Pag-iisipan ko ako ng pwede top 10, gift sa top 10. Ha? Separate pa yan sa top 10 sa prelim, separate ang gift sa midterm kapag top 10 po kayo. Pero kapag nagkita-kita tayo, maybe pwede ko yung pagtuunan ng oras at pansin. Okay, for the meantime, congratulations po. Savor the moment. You all deserve it. You all deserve a higher grade than others because kayo po ang mga talagang grabbing effort. Oh, sabi ko mga sa inyo, dapat hindi lang sa subject ko, best foot forward kayo palate, parate. Kasi kapag best foot forward, kapag ginawa nyo ang best ninyo at ginawa ninyo ang makakaya nyo hanggang sa huli, wala kayong nasasabing regret. Kumbaga, ano, the only thing na hindi nyo masisisi ang sarili nyo kapag ginawa ko yung lahat, at kapag ginawa ko yung lahat, parang dependent lang yung sa teacher, dependent yung sa checker, dependent lang yung sa tao mag-appreciate sa'yo, basta ginawa ko ang lahat. Oh. At doon, you will not be having what sasabihin natin na, ay, parang dapat ginawa ko na yun talaga ng bonggang-bongga. Oh. Gawin nyo talaga ang bonggang-bongga nyo para sa kapag nagkaroon ng evaluation, wala po kayong regret sa mga pinagagawa natin. Always best foot forward. And doon naman po sa mga hindi nakasama sa top 10, kayang-kaya pa natin yan. May two grading periods pa. And
Medyo ang ano kasi natin is ang grading system natin medyo 98, 97, 98, may mga numerical coefficient siya, may numerical value. Just to remind you that your grade will not define who you are as a person. Your grade will not define your future. It will just your grade just quantify your grade just means that you are excelling sa academic and scholastic activities niyo, pero it will not define your future. Marami akong mga nakikilalang mga hindi ganong kagalingan noon sa pagpasok sa paaralan, hindi ganong mataas yung grade, pero ngayon, mga businessman na, mga nasa politics na, depende pa rin yan sa pagtataga ninyo. Okay? Sige. I'm very excited. For today's activity, let me share you the screen. Ah, mag-pray muna tayo para bongga naman tayo ngayon. Let's have a prayer first to be led by me. Wala namang iba. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, nagpiyo pa. Hello, God. Thank you so much for this day. Thank you so much for the time. Thank you so much for the life, for the air we breathe. Thank you so much for the food, for the clothing that we have today. Thank you so much for our family, our loved ones. Maraming salamat po. We appreciate all of this, all of your blessings to us. And hopefully, sana po itong pandemic na ito ay mawala na po kasi para magkaroon na po kami ng new norm, yung normal na life. And normal na pag-i-school kasi medyo magastos po talaga. Okay, sana po mawalan itong pandemic na ito. All of this, we beseech your blessings, we beseech your grace, we ask for your forgiveness, we ask for your guidance always. Thank you so much. Please guide us always. Thank you so much. And amen. Amen. Anong ibig sabihin ng amen? O, sinasabi niyo yung salit ng amen, pero you don't know the meaning of amen. Kapag sinabing amen, it's an Hebrew term. Oo, ginamit yun sa Bible. Isang Hebrew term ng ibig sabihin ay sa English, so be it. Yan, trivia na naman sa inyo. Amen, ibig sabihin, so be it. You can search that from net. Correct me if I'm wrong. Okay, let's proceed for our discussion. Proper discussion. Ay, mali. Mag-share screen muna tayo. Okay. I hope that everybody can catch up sa ating... Ano, mag-share screen? Wrong. Wait lang ho. Nasaan na yung Zoom? Mag-share screen na mo. Ala, baka hindi nag-share screen. Okay. Okay. Ay, sorry. Ano ba? Today, ladies and gentlemen, men and women, and soldiers, today, we will be discussing about one of the most important topics in the contemporary world. Just like I've said before, dati pa na you can never understand the present without comprehending the past. You must relate the past para maintindihan nyo kung ano ang nangyayari sa present natin ngayon. You ever wonder, one day, nagtaka ba kayo na, bakit may internet? Kailan ba nabuo ang internet? Baliktad pala kuya, dapat si Ma'am Lenny muna bago ako, okay? Oo, siya yung naunang director bago ako. Okay, sige. Parang hindi nag-share screen. Teka lang. Ilisin ko lang. Pasensya na po at may technical problem. Gusto ko perfect tayo. Ayan. Okay. I hope nag-share screen siya. Okay, now, one of the values that we should learn is understanding the past. Knowing the past to understand the present. Kagaya ng ano, ng jowa mo ngayon, yung mga jowa-jowa na yan, syempre kung meron kang ex, dapat may yung mga learnings mo doon sa ex na yan, ay hindi mo na madala ngayon dito ngayon sa mga ano mo, sa mga present jowa-jowa na yan. Kaya dapat, pag nagkaroon ka ng ex, yung learning, dapat mabaon mo yan at hindi mo na madala dyan sa ano, sa present mo ngayon. Learning. Dapat matuto tayo. Ang mga Pilipinos, madaling makalimot. I know that.
ang bilis-bilis natin makalimot yung mga politicians na natin na napatunay na nagkaroon ng kaso na graft, slander, and malversation, ay nako talaga na-elect pa rin. Hindi ko na po sasabihin kung sino po sila kasi i-upload ko sa Facebook, baka ipatawag ako, ipasabi na ako. Okay, now, the Cold War. This is very parang one of the vague topics or hindi masyadong nabibigyan ng importance na topic. One day, nagtaka kayo kung bakit kayo may internet, bakit kayo may submarine, bakit... Almost all, not naman hindi naman lahat, almost all ng ginagamit natin in the contemporary period is because of Cold War. Why? Your cell phone, the watch, the internet that you use, the ball pen that you use. Dati kasi ang computer, if hindi nyo alam, kung hindi pa yan na-discover ni Charles Babbage, Charles Babbage, the father kong computer siguro yun. Oh, ang computer dati, dalawang rooms. Two rooms siya at grabe ngayon. Ngayon kasi ang computers natin ngayon, laptop, very handy na siya. Magkisaan nyo na siya na dadala. Very handy. Ayan. Cellphones, mga ganyan. Did you ever wonder kung saan po nagmula ang mga ganyang gadget? Kung saan nagmula ang mga ganyang ideas? Kung saan nagmula ang mga ganyang proposition? It is because of Cold War. Okay. Cold War, nangyari siya noong 1945 to 1990. Okay? We must also understand or know that 1945, kagagaling pa lang natin yan, Diyos ko talaga, World War II. World War II! World War II na naman talaga. Kung hindi nangyari ang World War II, parang wala tayong advancement ngayon. Kung hindi nangyari ang World War I, World War II, wala tayong globalization. Kung wala hindi nangyari ang mga world wars na yan, wala tayong tinatawag na consensus ngayon. If you know the conflict and the consensus theory, dapat daw magkaroon muna ng conflict to have a consensus na, kung ibig sabihin ng consensus, pagkaka-agreement or dialogues, pag-uusap, mga ganyan. So, sinasabi, mag-away muna bago tayo magkabate. Okay? Sige. Now, the Cold War is one of the longest wars na meron tayo in the history because from 1945 to 1990s, masyadong marami siyang decades. Ilang decades ba yan? More than 40 decades, 40 years. Okay, ang Cold War. So, anong ibig sabihin ng Cold War? May cold ba na war? Because ang Cold War, sinabing Cold War, ladies and gentlemen, kasi yung Cold War, wala talagang nangyaring war. Wala talagang nangyaring putukan, walang nangyaring basagan, walang nangyaring patayan, walang nangyaring missiles. Wala. Kaya ang tawag dyan Cold War kasi it's a war na very silent. It's a war na very cold. Bakit din nila tinawag na Cold War? Kasi ang war na yan nangyari sa in the early September, October, November. And we should know na ang mga ganyang mga panahon ay mga winter era, winter period, malamig, Cold War. Okay. Cold War is a war between two states. Very important states na dapat yung pagtuunan ng pansin. The United States of America and the Soviet Union. Ang Soviet Union, if you don't know, the Soviet Union is what we call now Russia. It's a war between United States of America and Russia. Pero ang dating pangalan ng Russia ay USSR. Anong ibig sabihin ng USSR? Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Yan ang dating pangalan ng Russia. Pero, sa Cold War, natalo ang Russia. They admitted defeat. Kaya, kumbaga, hindi naman talagang admitted defeat, pero politically, economically, natalo ng United States of America ang Russia sa gerang ito. That's why ang Cold War, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang United States of America ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo ngayon. Bakit dollars ang sinusunod natin sa international market?
Bakit hindi peso? Bakit hindi rupi? Bakit hindi baht? Bakit hindi rupiah? Bakit dollars? And dollars, we all know that the dollars is the currency or the monetary unit of United States of America. Cold War yan. Epekto rin yan ng World War II. Mayroon tayong another topic for that. Okay. Okay. Now, USSR. Ang USSR ngayon, Russia, di ba? So, bakit ngayon Russia na lang? Kasi ang USSR hindi lang po isang bansa. Maraming bansa po dyan. Nasa 13 or 20 states ang kabilang dyan, ang USSR. Siko Slovakia, Poland, Bulgaria, Russia. Later on, explain ko yan dyan. The development of the war. Bakit nagkaroon ng Cold War? Take note, nagkaroon tayo ng World War II. And just to give you a trivia, among all the countries na na-involved sa World War II, United States of America, Russia, Great Britain, yan ang magkakaagliyado, Japan, Germany, tapos Italy, yan ang mga allied, tapos active powers. Now, nag-gera sila. Among those countries na sumali sa World War II, ang pinaka-destroyed na bansa ay Poland. Sunod ang Manila, sunod ang Philippines, Manila. And ang Poland is nasa parteng northern part ng Europe and katabi ng Russia. Ang Russia ang nagtala sa history na pinakamaraming namatay when it comes to war noong World War II. Kumbaga, ang United States of America meron ng mga 175,000 people died. Sa Philippines, meron tayo mga 50,000 people to 75% died because mga soldiers natin. Pero sa Russia, ang namatay sa Russia noong World War II ay 22 million people. Don't you know yung tinatawag na Holocaust? Oo. The Holocaust brought by pangalan ng Adolf Hitler. Ayan. Doon pinagpapatay niya. Kasi bakit marami namatay doon sa Russia? Because of marami kasi mga Jews doon. Hindi po yung Jews na tang or whatsoever. Ang Jews po na sinasabi, it's a religious sect or religious people, mga Jesuita. Ang mga Jesuita pinagpapatay ni Adolf Hitler. Bakit? Nung bata pa si Adolf Hitler noon, ang kanyang nanay ay nagkaroon ng sakit at ang doktor na nagte-take good care of doon sa nanay niya ay isang Jesuit. At namatay yung nanay niya, kaya sinabi ni Adolf Hitler na, "I hate all Jews." Nagkaroon siya ng racial discrimination. Nagkaroon siya ng superiority complex kumbaga na pagdating ng araw, makakaganti din ako sa inyo. Yan, kaya pinagpapatay niyo yung mga Russia. And sa Russia, Germany, andito yung Russia. Sa Russia, may malapit dyan na oil rigs, oil supplements, oil, mga oil tanks. Kaya gusto niyang makuha yung Russia kasi maraming oil reserves dyan. And sabi ko sa inyo, the one who controls the oil controls the game, controls the world. Bakit? Nung World War II, ay kailangan ng mga oil para sa mga aircraft, machines, mga tangke. Kaya gustong makuha ni Adolf Hitler ang Russia. Okay. Now, balik tayo sa Cold War. Ang World War II, isa sa mga effects ng World War II ay ang Cold War. Ngayon, ang Russia ang nagpasimuno nitong Cold War na ito. Bakit? Nasaan na ba yun? Sabi ko nga dito, lost many lives, 22 million died nung World War II. Kaya sabi nung Russia, kami ang pinakadehadong estado nung World War II. Kaya dapat makipag-alyansa ako sa mga bawat bansa na kalapit ko para economically, politically, socially maging stable ang aming bansa. Yan. Diyan nagsimula. Take note, meron ng United Nations niya na from League of Nations to the United Nations. Okay. Parte ang Russia ng United Nations. Ngayon, sabi ng Russia, yun nga, magipag-friendship siya sa mga kalapit na bansa. Naging friend niya yung Bulgaria, Czechoslovakia, mga Central Asia, yan. Tapos,
ano pa, nasan yung ano dito, yung later ay pakita ko yung ano yung mapa. Ngayon, nagipag-friendship siya. Ngayon, sabi ng United States of America, one of the aims of United Nations is dapat mainto at hindi na magkaroon ng World War III. Na kung saan ang UN ang dapat magkaroon ng sistema para hindi magkaroon na ng World War III kasi nadala na sila doon sa World War II. Pero yung Russia gusto magkaroon ng friends. Kaya sabi ng United States of America, bakit mo naman gustong magkaroon ng mga ano kaalyado? Bakit naman gusto mong magkaroon ng mga friend, mga allies? Ano ang gusto mong mangyari? So sabi ng United States of America, US saw Soviet Union as a threat to their way of life. Bakit? Ano kaya ang hidden agenda ng Russia? Bakit kailangan niya ng mga friends, ng mga allies? Ayan, na-threaten ang United States of America. Ngayon, nabuo ang Cold War because of, nagsimula kasi ang Cold War because of Russia. Tapos yung Russia na yon may sinulatan na pact. Ang tawag doon sa pact na yon ay Warsaw Pact. Ang Warsaw Pact, ibig sabihin noon na economically, politically, kapag sumama ka dito sa pact na ito, sa isang kasunduan na ito, parte ka na ng mga miyembro kung ano ang layunin, kung ano ang tungkulin at layunin ng bawat bansang kasama ng Warsaw Pact, dapat sundin mo. Oh. Ang Warsaw Pact ang nagtatag sa USSR, Union of Socialist Soviet Republic. Yan, may USSR na because of Warsaw Pact. Ngayon, sabi ng United States of America, hindi pwede yan, dapat wrong, very wrong. Kasi nga, iniiwasan na natin ang mga alliances na yan. Kasi kapag nagkaroon ng alliances, kapag nagkaroon na ng gera, kasama mo naman yung mga bansa na makipag-gera, ay World War III na naman yan. So ginawa ni Harry Truman ang doctrine na promise aid to countries resisting communism. Take note, ang Russia, communist pressure, Greece, and Turkey. Yan. Philosophy of limiting spread of communism. Another, sabi doon sa mga doctrines, Marshall Plan, aid to strengthen democratic government. So, Cold War is a belief or a conflicting belief between communism and capitalism. Kapag capitalism, you are free. Kahit anong gusto mong gawin mo. At ang nagtatakda ay mga private sectors, yung public sectors. Yun ang gusto ng United States of America. Ang communism naman, government ang may-ari, government ang gustong kapag may gusto ang government susunod ang mga publiko, that all of the wealth must be distributed to the public kung ano ang gusto ng government doon, and dapat may mga elites, mga special ano mga discrete, may mga elites o halimbawa ang mga taong nagmamay-ari ng mga sectors ng government. Halimbawa, Department of Agriculture sa Pilipinas, may mga elite na tipo ang mga hawak niyan. Yan ang communism. Yan. It's communism versus capitalism. It's democracy versus communism. Authoritarianism. And hindi naman kasi matatawag na anarchy. Okay. Because of that, ladies and gentlemen, because of Cold War, maraming mga bansa ang na-divide into two. Bakit na-divide into two? Take note. Ang Germany na-divide into West and then East. Kaya tayo may opa-opa ngayon. Ang South Korea and North Korea na-divide yan because of Cold War. Ang Vietnam na-divide yan into two, the West and the East also. Ano pa ang nakapag-divide? Philippines, hindi naman ang Philippines. Yun ang alam ko mga country. Kaya ang South Korea and North Korea, it was just then divided because si Joseph Stalin na pinuno ng Russia, ang kakampi niya ay ang North Korea.
Kaya si ano naman, yung si Harry Truman naman, ang naging kakampin niya, yung South Korea. Kaya mag-ibang-iba, pareha sila mga Koreans, pero ang Korea divided into two. Iba ang paniniwala ng North Korea, iba na naman ang paniniwala ng South Korea. Kumbaga, tingnan nyo, oh, ang South Korea ngayon masyadong liberated, free, free, free. Pero ang North Korea ngayon controlled ng government. That is one of the examples of the impact of Cold War. Communist and then democracy. Now, divided na rin ang Germany, West and East Germany. Ang West Germany, saan ba ang West? Ang West Germany ay katulong or kakampi ng United States of America. Ang East Germany naman katulong or kakampi ng communist control ng Russia. Ayan. Cold War is also the era of espionage. Kapag sinabi nating espionage, mga intel, mga information, mga spy, mga spy na 'yan. Oh. Because nangyari ang mga spy na 'yan. Ladies and gentlemen, may mga nangyaring mga kaganapan sa ating history na very significant at ginagamit natin ngayon. Yung cellphones ninyo, oh. Dati ang cellphone na invent lang siguro noong 1960s. Daan, ang una nagkaroon ng bansa na nagkaroon ng cellphone ay Finland. Doon na uso ang Finland yun. Ang pinakaunang cellphone na na-invent ay Motorola. Yan. Pero ang unang bansa na nagkaroon ng maraming cellphone, Finland, Nokia yata yun or whatsoever. Now, ang cellphone na yan dati, hindi yun madadala kung kahit saan. Dati nga ang telephone nga, di wire pa yan. Ngayon, because of Cold War, nagkaroon sila ng idea at para makapag-spy doon sa United States of America or sa Russia, ginawa nilang handy, ginawa nilang mas efficient ang paggamit ng cellphone. Ano mga picture ka nalang? Ang mga hidden cameras, that is a product of Cold War. Oh, ang submarine, that is a product of Cold War. Ang nuclear weapons natin ngayon, ang hydroatomic bomb, that is a product of Cold War. Even the satellite, it's a product of Cold War. Yan. Ang daming mga na-invent noon because of Cold War. Also, ang back cover and hold sa earthquake drill. Because of Cold War. Bakit? Sinasabi ng United States of America na dapat magkaroon ng duck cover and hold drill, earthquake drill, or mga ganyang drills because kapag nakipag-gera na naman ang Russia sa United States of America, meron yung mga civilians, makakaganyan din sila and they can protect themselves kapag magkaroon ng mga bombing. And that is because of Cold War. Ayan. Divided into four zones. Germany. Alam niyo po yung Berlin Wall? If you know the Berlin Wall, nandun ba ang Germany? Ayan, ito, yan. Ang Berlin Wall ay ituro natin. Kung alam niyo po ang Berlin Wall, na alis lang ang Berlin Wall noong 1980s, late 1980s and early 1990s. Yan. Ang Berlin Wall noon ang sisignify na mayroong Cold War na nangyayari. Mayroong dispute between West and East Germany. Take note na ang West ay ano yan, kakampi niyan ang United States of America. Ito yung Russia, oh. Prussia, yan. Prussia, bakit Prussia? Poland plus Russia. Ayan itong mga annex na itong mga bansa na yan, mga bansa na yan ay naging kakampiyan ng Russia. Kaya tinawag silang USSR or the Union of the Socialist Soviet Republic. Ito naman mga kakampiyan dito sa west side na ito, west part of the map, kakampiyan ng United States of America. Bakit? Paano nagkaroon ng anuhan? Spy na yan. Later on. Okay. So, ito na yung sinasabi ko kanina. Yan. Yung Warsaw Pact included Soviet Union and 13 plus or 20 plus countries ang kasama dyan sa Warsaw Pact. Kaya nagkaroon ng USSR. So, sabi naman ng United States of America, ganon ha? So, kung kayo, may kakayan ko yung gumawa ng mga, mag-create ng mga alliances, pwede, mag-create din ako. NATO.
North Atlantic Treaty Organization. This is the largest military group organization in the world, NATO. Ito ang naging tanhi kung bakit napagbomba si tawag mo na Saddam Hussein. Sino pa yung mga terorista natin? Yan ang ginamit ng United States of America para bombahin. Pero hindi nakagalaw ang United Nations because Saudi, Iran, Iraq, Syria, kakampinyan niyan ang Russia. Nagbuo din siya ng SEATO, the Southeast Asia Treaty Organization. Because nung nagkaroon ng Korean War, nagkaroon ng gera, civil war sa Korean War, Korea. Nung 1973 or 1976. Diyan pinadala si Benigno Aquino, mga reporter-reporter sila. Nagpadala tayo ng sundalong mga Pilipino doon sa Korea. Kaya yung mga sinasabi ngayon ng sa online-online na cancel Korea na yan. Ang Korean people, grabe ang ano niya, grabe ang respeto niya sa mga Pilipino. Grabe ang historical background and historical relationship ng Philippines and Korea. Why? Tumulong tayo ng Korean War. Ano nangyari ng Korean War? The North and South Korea. Naglaban silang dalawa. Sino nagsusupply ng mga gamit sa North Korea? The Russia. Sino naman nagsusupply ng mga tao at gamit dito sa South Korea? The United States of America. Also, the NATO. Yan. Ang mga napangyayari noon. Yan. Ito. Ano ba yan? Etong mga red daw na yan is the Soviet Union. Bulgaria, Romania, Hungary, Prague, Poland, Soviet Union versus yon. Ang Yugoslavia, Austria, mga US ano yan, mga US owned. Ay, hindi naman US owned, mga allies ng US nung Cold War. Take note, wala pong missile ang nakaano diyan. Wala pong missile ang nagbabarilan sila. May mga namatay pero hindi yun recorded as casualties nung Cold War. Pero namatay sila, hindi nila admitted that is because of espionage. That is because of pag-i-spy o mga ganyan-ganyan. Okay. So, ayan. Take note, 1945 to 1990s. Ang dapat nga, 1990, nung 1995, ang Cold War. Hanggang uminit ang bangayan ng Russia, ng USSR, and the United States of America. Ayan. Espionage. Panoorin nyo po ang... May mga movies po kasi nakasama o napatungkol sa Cold War. Ano yung mga movies na yon? Ang movies na yon ay, ano ba yon? Apollo 11. Ang Apollo 11, nagkaroon ng, because of Cold War, nagkaroon tayo ng internet. Paano yan? Sabi ko baga, because of Cold War, nag-espionage. Ang unang mga tao nakapunta sa space is not American. Are not Americans. Ang una na kapunta sa space are the Russian people. And sinasabi, isang conspiracy theory na yung space shuttle na ginamit ng mga Russians doon sa, yung space shuttle na ginamit ng mga Russians sa punta sa space ay galing sa mga blueprint ng space shuttle ng American people. Take note of this year, 1969. 1969 is where Gloria Diaz won as the Miss Universe of the world. Miss Universe World. Yeah, Miss Universe World. Siya ang hiniran noon. Ang question kay Gloria Diaz is, final question, ano yung final question? Kung maglalanding out, kapag bumisita ngayon sa'yo, si, anong pangalan ng first man on the moon? Neil Armstrong. Kumatok sa bahay ninyo, ano ang una mong sasabihin? Bakit? Ang question na yon, 1969, that is the space exploration of men. Ang unang tao sa space, si Yuri Gagarin. Siya ang unang nakapag-orbit sa Earth, sa space. Ang unang tao nakapunta sa space. Isa siyang Russian. Ang pagkakaiba ng cosmonaut sa astronaut. Kapag sinabi mong astronaut, that is an American citizen. Kapag sinabi mong cosmonaut, that is a Russian citizen. Ha? Cosmonaut, astronaut, mag-iba po yan. Pero pareha silang space explorator, discoverer, o mga ganyan. Now, ayun, sabi ng Russia, sabi ng Amerika, yung blueprint ngayon ng space shuttle, nakuha yun na lang sa amin. Kaya, siguro mga February yun, February or March, 69,
Si Yuri Gagarin pumunta sa space. Na-orbit niya ang space. Yan. Yan. But before noon, yung space shuttle na ginawa ay yung alam niyo, Sputnik. Yung Sputnik 1 ng Russia. Yan ang kauna-unang space shuttle na nakapagpunta sa space. Sa kanyan ay yung mga hindi po tao ang una sa space, kundi mga hayop. Oo. Ang unang hayop at unang living thing na pinadala sa space ay aso. Ang pangalan niya ay Laika. Laika is an Russian dog. Laika. Pero hindi nang tagal ang buhay niya sa space kasi pumutok siya. Kasi because of pressure, pumutok si Laika. Ayan. Kaya sabi niya, sabi nila, ganun pala pumuputok sila. Gumawa sila ng mga special suits para to contradict gravity and air pressure doon sa ano, doon sa space para hindi pumutok. Kaya baga naman mga astronauts, ang mga cosmonaut natin, astronauts natin, very specialized ang kanilang mga suits para sa air, sa pressure, hindi lang air pressure. Okay, now, si Yuri Gagarin nakapag-internet, nakapag-orbit na sa space. Mga June or February yon, mga March, mga ganyan. So, sabi naman ng Amerika, ganon. So, nagpapakasiklaban silang dalawa. Cold War, pasiklaban lang ng dalawang bansa. Parang noong ano din yan, noong Age of Discovery, it's Spain versus Portugal. Silang dalawang nag-explore talaga noon. Mga nag-aaluhan na kung saan hinati nila ang mundo, the Treaty of Tordesillas and Zaragoza. Hinati nila, ito ngayon, west ngayon sa'yo, ngayon yan, Portugal. Ang east naman ngayon sa'yo naman ngayon, doon ka naman mag-explore naman ngayon, Spain. O, ganyan ang mga pangyayari. Ngayon naman, in the contemporary period, noong 1945 to 1990, ang nag-ano naman is the Russia and United States of America. So, sabi naman ng United States of America, ganon. Kung kayo pupunta ng space, kami naman pupunta sa moon. Diba? That's why, kailan ba yun nang pumunta si Neil Armstrong sa moon? Mga bandang ano yun? Parehas din, 1969 din. Mga bandang late October or August yata. Yato August, mga ganyan. Mga third quarter of the year. Pumunta ang United States of America. NASA, National Aeronautical Space, mga ganun, mga NASA. Ang barrier naman yan, yung Apollo 11. Apollo 11, dala-dala, sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. Basta tatlo sila doon sa space shuttle. And they're the first men to set up. Si ano lang pala, si Neil Armstrong lang ang lumabas. Yung dalawa, andun lang din yata doon. Ay, pati si Buzz Aldrin pala, pumunta. Basta yung si Michael Collins yata, yung isa, andun lang sa spaceship. Kaya may video-video sila. Pero maraming conspiracy theories ang may sabi na yung pagtatap daw ng mga tao sa moon is, ano tawag mo dyan? It's a hoax. Kumbaga, it's not true. Hindi ko. Marami nga, bakit ginawa lang ngayon sa isang room na kung saan very dark and then big replica yung moon. Ayan. Pero pinatunayan niya na merong sila nakuha na space dust and sa moon, yung mga ginawa nila mga moon dust, mayroon silang kinuha doon. Samples. Okay. Ngayon, pasiklaban talaga ang United States of America and Russia doon sa exploration. Ngayon, sabi naman ng Russia. Okay. Pumunta kayo sa moon. Ngayon, magtatayo kami sa space ng satellite. Satellite. Ang pinakaunang satellite na brought up sa space, ARPANET ang tawag nun. At ang unang bansa na nagkaroon ng internet, Russia. Hindi naman nagpatalo ang United States of America. Ganon. Sige, kayo may satellite. Kami naman pupunta sa Mars. Pupunta na tayo sa Mars. Hanggang nagkaroon na ng space exploration sa space between Russia and America. Kaya nagkaroon na ng satellite all over the world. Okay? Sige. Ganyan. The Sputnik space race.
Man lands on the moon. 1959. Yung 1958 na yan, hindi po yan tao, kundi mga hayop po yung pinagano. Unggoy ang pinadala ni Nda. Okay. 1957, Soviet launch is Sputnik. Sputnik 1, pero wala pa yung mga tao. Ang may, kapag may yung may tao, 1969. Okay. Ang pinakaunang tao sa space, si Yuri Gagarin. Gagarin. Ang pinakataunang tao sa moon, si Neil Armstrong. Ito yung mga blueprint na sinasabi na yan. Yan. Yan, ito daw. Sinasabi nila, may ano dito, may hoax dito na ito daw ay bakit wala? Ito daw ay ginawa lang sa isang room. Isang room. Compact room. Ayan. The fall of Berlin Wall. Ang the fall of Berlin Wall na nagsisignify na tapos na ang Cold War. It now, the Germany now was reunified. Yan. Also, natapos din yung North and South Korean War noong early 1980s. Yan. Vietnam War. Ang Vietnam War dahil because of Cold War. Na-divide ang Vietnam into two sections divided. Yan, ang Berlin Wall. Ngayon, ito na po yung itsura niyan, Berlin Wall. Hindi na po nahati ang Germany. And ang Germany po ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa European Union and not just in European Union but also in the world. Ang ano po, ang hindi po president ang tawag sa kanila. Ang tawag sa nila, Chancellor. And ang Chancellor nila, si Angela Merkel. Parang si Angela Merkel pa rin ngayon. One of the strongest political ladies na kilala ko, si Angela Merkel. Biglang umusbong ang economy and political status ng Germany nung siya ang nakaupo. Yan ang dating. Ayan. Bakit ko nasabi na talo ang Soviet Union sa Cold War? Because sa politically, economically, socially, doon tayo sa politically. Politically, mas lamang ang United States of America because mas stable ang kanilang political sense. Also, economic. Oh, trivia na naman. Ginamit ng United States of America ang Hollywood. Ginamit ng United States of America ang mafia sa paggapi sa United, sa pagtalo sa Soviet Union or sa USSR. Yan. Anong ginawa sa Hollywood? May mga free concerts. May mga concert. Tapos yung makuha nilang pera doon, sinesend nila sa mga paggawa ng mga space shuttles, pagkaroon ng mga economic stability, political finances. Yan. Pati yung mafia. Mm. Alam niyo po yung movie na, ang pangalan ng movie na, 007, James Bond. Ang James Bond, ang dami niyang mga gadgets, ang dami niyang mga new technologies, ang dami niyang mga ginagamit ng mga baril-baril, lahat ng yan because of Cold War. Inspired ang 007. Kaya ba mga, tawag mo dyan, mga agents? O, pag-spy ba ganyan? Pag-i-spy. And, you must also, please watch also Saul. Pangalan ng Salt. Sino ang bida doon? Salt. Angelina Jolie. Kasi ang Salt, may ibig sabihin po yan. Strategic Arms Salt. Treaty or talks. Pangalan ng ano? Talks. Ang Salt, yung L nakalimutan ko later, baka nandito. Ang Salt kasi, pag-uusap yan ng Russia and United States of America. Nagkaroon ng dalawang talks dyan. Talk 1 and talk 2. 1 and 2. Pero hindi nag-tagumpay ang salt na yan, yung pag-uusap na yan. Kaya, yun, panoorin niyo yung salt. Tinan niyo yung salt, baga, it's a story of a woman na kung saan Russian spy siya dati, pinalaki siyang Russian spy, pero nagtatrabaho sa CIA. O, ang CIA na-invent yan because of Cold War. Si Joseph Stalin. Yan, ang very important yan yung mga concept na din. Si Joseph Stalin yung dating presidente ng Russia nung nagkaroon ng Soviet Union. Joseph Stalin, medyo dictator siya. Pero, ang sumunod sa kanya, si Nikita Khrushchev and Leonid Brezhnev noong 1964, hindi na siya, parang inopen na po yung Russia.
inopen ang Russia to the world noon at nagkaroon ng lessening of tension with the US characterized by arms and controls. Ito na yung sinasabi ko yung salt pero hindi masyadong nag bongga. Ayan. Ang nag-open talaga sa Russia na ang isa pinakamagaling na presidente noon ng Russia ay si Mikhail Gorbachev. Si Mikhail Gorbachev ang nagpasimuno ng tinatawag nating glasnost. Kapag sabi mong glasnost, openness to democracy. Kaya sinabi ko sa inyo na natalo ang yung Soviet Union or USSR or Russia dito sa war na ito because sumunod sila sa democratic rules and regulations ng United States of America. Walang sanction na nangyari, walang bayaran na nangyari. It's all just for fun, kumbaga. Walang namatay, may namatay pero not because of Cold War itself, but because of spies na nangyari. Also, Perestroika, kapag siya ang Perestroika, he opened the economy of Russia and became more open sa trading, sa economic participation, sa economic, maging open sila economically and politically. Hanggang sinundan na siya ni from Mikhail Gorbachev to, sino nga ngayon, pangalan ngayon si, pangalan ngayon ng Russian president? Putin, before Vladimir Putin, meron pang si Vladimir pa, tapos sumunod na si Vladimir Putin, na kung saan bongga na ngayon ang Russia. O, nagkaroon na ng end of Cold War, end of economic hardship, minority revolts, and ethnic conflicts noong 1990s. Yan po si Mikhail Gorbachev. Break up of Soviet Union. Ayan. Hanggang natalo or yung USSR naging Russia na lang, nagkakanya-kanya na lang sila kasi natalo na yung USSR. Ngayon, ang tawag na lang sa kanila, Russia na lang, Poland na lang, may sarili na silang constitution, may sarili na silang political organization, may sarili na silang sovereignty. At hindi na pagmamay-ari ng isang bansa lang at ng Russia. Yan. Okay. Ayan yung sinasabi ko, space technology. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Ang computer dati, dalawang room. Nagkaroon ng spy camera because of Cold War. Portable cameras and recording devices, pati para recording devices. Nuclear power, ito yung dating internet, ang pang ARPANET, ang pinakaunang technology. Okay, now, I hope you learned something today about, anong tawag mo dyan? About Cold War, yan. Also, maraming mga films na magandang tingnan when it comes to Cold War. Na tingnan nyo rin yung The Bridge of Spies. Half hour ba yun? Basta may half hour. The Godfather. Mga ganyan. Mga ibig sabihin, The Shape of the Water. Maganda din yan. Pang Cold War din yan. Basta, Cold War is all about espionage, pag-i-spy, na kung saan, without Cold War, we can never have this. We can never have a laptop. We can never have cell phone. Ayan. So, mabuti na lang at sinilang kayo sa isang era na hindi na masyadong tension at nagkaroon ng peace at meron ng consensus. Dati, grabe pa ang conflict. Kung nanunabod ka mo sa conflict and consensus theory, dapat magkaroon muna ng conflict before magkaroon ng consensus. Pero pag minsan, hindi na nagkakaroon ng pagkakabati yung dalawa kasi kagaya ng North and South Korea. Product yan ng Cold War. Okay. Now, for our activities, can you please leave your comments, your feedback sa ating group chat ulit. Okay? Doon naman tayo sa group chat natin mag-comment. Did you learn something out of it? Okay. Ano ang value nito? Bakit kailangan yung malaman ito? Kailangan yung malaman ito because yung value na lang na you must know the past
to understand the present. Dapat alam ninyo yung mga before kayo magsabi, before kayo magsabi kung anong dapat yung sabihin, alamin nyo muna kung saan galing ang balita na yan, alamin nyo muna kung saan, kung ano ang pinang, kung ano ang pinagdaraanan ng taong yan, yan ang value na yan. Ha? Dapat alam nyo muna yung past niya before you judge, before you speak something ill to somebody, which is not good. It will just create conflict. At hindi kayo baka magkaroon ng consensus. Okay, yung feedbacks natin. Okay, now, this is a separate activity, ladies and gentlemen. To be submitted on, ano ngayon? Ano ngayon, ma'am? October 7. Submit nyo lang po siya next week on October, siguro sabihin na natin na, October 16. Special activity siya ngayong midterm. Midterm na tayo at tapos na po tayo sa prelim. Ang tawag po sa activity na ito ay mission possible. Possible, possible. Why? It's a mission that is very possible and feasible. Now, bakit unreported world? Meron po ako binigay doon, nandoon sa FB page natin, na mga links na mga papanoorin sa YouTube. Yung mga videos na yon ang may gawa noon, unreported world na organization, media organization. Sila, ito yung mga taong pumupunta sa iba't ibang lugar para isiwalat kung ano ang nangyayari sa kanilang economy. Sorry po, COVID. Sorry po again. Now, through this activity, malalaman ninyo na ang ganda pala mabuhay sa Pilipinas. Through this activity, malalaman ninyo ang swerte-swerte ko kasi wala ako doon sa park nila. Wala ako doon sa pinagdaraanan nila. Wala akong pinagdaraanan ng ganyan na sakit or whatsoever. This is one of the most important things na dapat niyo mapanood para ma-rekindle, ma-ano ninyo yung sarili ninyo na you are blessed in any means necessary, in any ways possible. You are very blessed. Okay? Now, ano ang gagawin nyo dito? On October 16, kindly submit to me this kind of pattern. Your name, your section, dapat may section, course and section. In a long coupon band na lang po. Okay? Video title, synopsis, self-reflection, and proposed solution. Okay? Name, pangalan ninyo, video title, yung may assign ako individually sa inyo. Ay, per two yan to, per two. Per two persons. Okay? Ibig sabihin, per one video is equal to two persons. Okay? Bawal po mag-copy-paste. Alam ko po na naman kung ba kung magka-copy-paste kayo or hindi. Masyado pa akong bata para hindi i-check yung mga bagay na yan. Okay? Now, synopsis. Kapag sinabing synopsis, parang plot, kung ano ang naintindihan ninyo, kung ano ang ibig sabihin, ay hindi. Kung ano po ang kung ano ang tungkol doon sa video na yon, parang plot or summary ng inyong napanood. Self-reflection, what did you learn? Reflection ninyo, ano ang na-realize ninyo, na ano ang gusto nyong ipahiwatig in the next generation. Magbigay kayo ng concrete example dyan sa self-reflection. Yan. Sa proposed solution naman, in every video po, may problem dyan. Ano ngayon ang proposed solution ninyo? Okay. Yan. Example. Number one ngayon. Young girls force-fed marriage in Mauritania. Ano naman itong young girls force-fed marriage in Mauritania? Ano dyan? Ladies and gentlemen, there are countries in the world na may mga ritual sila bago ikasal. Dito sa Mauritania, may mga ang mga bata dyan. In Mauritania, in that country, maganda ka kapag mataba ka. Maganda ka kapag ano ka, nasa 100 pounds ka. Maganda, dapat kang ikasal kasi parang yun ang kanilang social status. Yun ang kanilang bragging rights kapag mataba ka. So sa mga estudyante dyan naman matataba, pumunta po kayo ng Mauritania. Maganda po doon para sa inyo. Okay? So ano ginagawa nila? Yung mga bata sa Mauritania, as early as
9 years old, 10 years old, pinagpapabahog yan, pinagpapakaon yan, maski ano-ano, na kung saan to the point na yung mga bata sumusuka na. Tapos kapag sumuka yung bata, pilit pa rin silang pinapakain ng pinapakain. Kasi kapag skinny ka or slim ka, Ma'am Chanel, sa Mauritania, hindi ka mapapangasawa for sure. Pero ibang ano yan, ibang belief yan sa United States of America. The slimmer, the better. Pero not in Mauritania. In Mauritania, the fatter, the better. Iba't iba tayo ng mga paniniwala. Tingnan natin yan dyan. Oh, yan. Mga very ano siya. North Korea, inside the world's most secretive state. Ano ang nakita ng isang reporter sa North Korea? Kasi nakapunta siya ng North Korea. Ano ang ma-share nila sa atin? Yan, love dating privacy in India. Ganito ang mangyayari po. May mga doon po sa in-upload ko sa FB page ay may mga number po. Yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 hanggang 30 yata 'yon. Ang gagawin ninyo is mag-assign ako, magbibigay ako sa group chat ninyo ng isang papel. And then, yung papel na yon may mga number na doon. Kung ano po ang assigned number sa inyo, yun po ang assigned video sa inyo. Kung ano po yung, alimbawa, dalawang, ano ba, nasaan ba yun? Wala, dito. Alimbawa, Dennis Ranyon. And another Dennis Ranyon. One and, yung magkasunod na yan, parehas yan one. Meaning, ang papanoorin yung video ay yung video one. Yung naka-number one doon sa FB page. And I think yung number one sa FB page is Young Girls Forced Marriage in Mauritania. Okay? Ito po yung screenshot nyo na, picture nyo na kung ano magiging siste ng submission natin sa ating activity. Kindly submit this on October 16. If there are more questions, kindly don't be shy to please message me, ha? Okay, andito lang ako para sa inyo. Ano po? Okay, thank you so much for this day. This has been your vlogger. A vlogger! This has been your teacher in the contemporary world, the most beautiful and virgin instructor in CSPC. Bye-bye! Have a nice day.